Hello guys, what's up? Ngayon guys, ituturo ko sa inyo paano mag-operate ng crane. Basic operation ng crane guys. So dito guys, nandito yung power natin. Ito yung main power. Itong green button ang pag-start. Ito naman yung bypass key. Gagamitin natin itong bypass key. Dahil naka-secure tong crane yung boom, kailangan i-bypass key natin yan para maangat natin siya. Ganon din sa pag boom down, kailangan din gagamit ng bypass key. Ito naman guys, ito yung lever ng up and down at saka swing out, swing in ng boom. Ito sa right hand yung runner lang. Sa runner lang ito, up and down ng runner sa hook. Ito, swing out, swing in, boom up, boom down. So ang gagalawin natin ito lang kasi mag-swing out lang tayo. Magre-rig lang tayo, swing out lang natin para malibre yung kargada. Okay guys, let's go. Okay guys, ngayon papaandarin na natin to. Ito yung switch natin, i-switch on natin. Yan. Then start. Pag hindi nag-start, may main power source tayo doon sa likod, i-reset lang natin yun. Kung wala pa rin, tatawag natin sa makina. Kasi yung source talaga nasa engine. So let's go. Okay, so ready on. We will wait until 10 seconds to click. The crane will click. Pag mainit na panahon guys, pwede agad natin to swing after 1 minute. Pag malamig, kailangan pa natin painitin yung hydraulic oil. At least 5 minutes kung nasa area tayo na malamig talaga. So ngayon, mainit dito sa Thailand. No, pawis na ako eh. Grabe init. So pwede na natin swing guys. So pag-angat natin yan, gagamit tayo ng bypass key ito. Click natin, tapos lever up. Boom up natin. Ito yung lever. Swing out na tayo guys in between containers. So napakadali lang. Then isusunod natin yung pagbalik na naman natin mamaya. Alright. So power off natin. This is the power off. Red button. Okay, also the power source off. Okay, that's it guys. Okay guys, ngayon magsisecure na tayo ng crane kasi tapos na yung cargo operation. So ganun pa rin yung procedure pag ganitong klaseng crane. Ito pa rin yung power key. I-click to clockwise natin yan. Then start button. Tapos bypass key. Gagamitin din natin ito ngayon, bypass key. So ganun din ang procedure natin na titingnan muna natin yung
paligid. Baka may matamaan tayo pag swing natin ng crane. Alright, ito lang gagamitin natin, yung lip. Kasi itong swing right, swing lip, boom up, boom down. Ito sa runner lang to, hindi naman natin ginagamit yung hook. Okay, secure na natin. Power key. Yan. Tapos, start button, itong green. Tapos, hintayin natin na mga isang minuto para makacirculate yung hydraulic. Alright guys, para hindi natin matamaan yung railings ng bridge, iangat muna natin to para diretso na tayo swing. Gamitin pa rin natin itong bypass key para makaangat tayo. Yan, bypass key. Tapos angat. Ito. Papunta doon sa securing area sa harap ng bridge. Ito pa rin, ito lang gagamitin natin. Tayo doon, may official tayo na spotter kasi hindi natin makikita ng yung boom rest niya, kaya yun, may naka ano tayo doon na official. Ngayon i-boom down din natin to ngayon. Pagkapatay, gagamitin natin ng bypass key para makadiretso siya ng boom down. Isisintro muna natin. Boom down na natin. Pag pakapatay niya, pag hindi nagagana yung boom down, bypass key na tayo. Yan, nakalimit pala siya, kaya bypass key na tayo. Guys, na secure na natin yung crane.
kasi nasintron natin dun sa boom rest. Ngayon, ganun pa rin yung procedure, ipapatay natin ito, yung red. And yes, itong stop button, red button, tapos i-off din natin itong power key. Yan. Yan. Ganun lang kadali guys pag ganitong klaseng crane. Pag ganito may mga idea na tayo, pero pagdating natin sa barko hindi naman tayo pwedeng gumamit agad. Siyempre tuturuan pa rin kayo doon sa mga kasama nyo na nauna na. At least ngayon magkaroon pa kayo ng idea paano mag-secure at saka mag-rig ng crane. Alright, thank you for watching guys. Salamat.